Hey guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Kamusta po kayo? Andito na naman nga po ako ang nag-iisa ninyo nagmamaganda ka-legit recads upang magatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ. Mga balita po na may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakakasubscribe dito sa akin channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-updated at una ka sa nilalabas nating mga balita. At ang mainit nga po natin pag-uusapan na para po sa gabing ito ay pumapatungkol po sa home partner sa Perapi na kung saan ay mayroon pong reklamo para po sa in charge sa pagbibigay po ng premyo kasi wala daw po nagme-message sa kanya. So lahat daw po ng accounts ay kinontak na niya sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, pero wala pa rin daw pong update. Kaya naman nagbabaka sakali po siya sa comment na baka po mapansin na po siya finally. And bukod po dyan natin din pag-uusapan ang patungkol naman po dito sa reklamo ng ilan pong fans na nanonood sa Itbulaga. Kasi hindi ko po gets bakit kinakailangan pong magreklamo nung Sabado. Dahil wala pong guesting sa Itbulaga. So mamaya tatalakayin po natin yan at pag-uusapan kasi hindi ko nga gets bakit kinakailangan at hindi po makita yung importansya ng ginawa po ng TVJ noong Mother's Day. But before that ay nais ko po muna humingi ng paumanhin sa inyong lahat. So naririnig niyo naman siguro no, ang tono ng ating boses ngayon. Kaya hindi po tayo nakapag-vlog ng halos dalawang araw din. So mula po nung Sabado hindi na po tayo nakapag-update Mother's Day. So hope na maintindihan po ninyo sa mga legit po nating viewers dyan. Anyway, magpapatuloy pa rin po tayo sa pagbabalik, pagbabalita po patungkol sa Itbulaga. Anyway, so eto na nga po kadarikan. Simulan po natin ang balitaan sa pagkocost cutting daw siguro na ginagawa ngayon ng EB. Dahil wala man lang nga daw po naging guest sila nung Mother's Day. Sabi pa dito, oo, cost cutting yan. Baba na ng ratings at nagsisialisa ng advertisers. Lugi na si MVP. Malapit nang mamaalam yung boring na noontime show na yan. Meron pa ditong kung kailan nga daw po Sabado saka pa nawala ng guesting. Mabuti pa daw kahapon may Don Bell, parang tinatamada din ang mga creatives nila. Look at the opening. May mga dead air. Hindi masustain ang energy. Malamang baka wala din pong budget or nagtitipid. Wala nang bonggang production. Dati kapag Sabado, meron eh. So, yan yung mga naging komento ng ilan pong viewers ng Itbulaga. Pero, thank you so much po, Miss Francis Bascal. Sabi niya dito, may guest sila kanina sa Gimme 5. Marami kasi nagre-reklamo kapag artista yung naglalaro sa Perapi. Kaya, studio audience yung pinaglaro nila. Hindi yan cost cutting, which is my point. And ang pinakong punto ko naman dito mga kadabay cats, mabuti nga po yun. Na studio audience po yung naglaro ka nung Sabado sa Perapi. Yes, maganda po na may artista. Pero di ba since ano po yun, Mother's Day, nakakataba nga po ng puso yung ginawa po ng TVJ na mas prioritize po nila na mag-enjoy ang mga nanay, ang mga team studio, ang kanila pong mga live audience. Kagaya ng Sugod Bahay, doon na po nila ginanap sa studio. Nakakatuwa nga po kadarikats kasi katulad sa Perapi, iba pa din po kasi yung feeling. Yes, kapag artista, binibigay din nila yung papremyo, pinaghahati-hati yung napanalunan. Pero kapag ikaw mismo kasi, yung halimbawa live audience ka lang, tapos ikaw yung napalaro, napaglaro po sa Perapi, iba pa rin yung ligaya. Yan, yung may appearance ka sa television like that. Kasama mo sila Bossing and Main Mendoza. And ang TVJ naman po kasi kahit po walang artista, mga guest, talagang pinapanood po ng mga legit travicals. Kumbaga, ang Itbulaga hindi po umaasa sa guesting lang dahil ang mismong show po ang inaabangan at ang mga host dito.
Kaya hindi ko po gets bakit may mga reklamo pong ganito. So dahil lang ba sa guesting kaya po kayo nanonood ng EB at the same time pa rin prioritize na nga po ng TVJ ang legitary cats, ang mga nanay na siya pong kumbaga ay highlight ng episode na yon dahil Mother's Day nga po. Nakapagpasaya po sila ng mga nanays po natin. And binigyan po nila na exposures ang mga legit Adaway Cats. Na legit sumusuporta po sa Itbulaga. Ang mga artist naman nandyan lang yan for their selves. Para mas lalo pong sumikat para sila po ay abangan, di ba? And not because fans sila ng EPS. So napakaganda na rin po ng ginawa ng TVJ na i-prioritize ang legit Adaway Cats. Samantala, sabi nga dito, okay lang walang guest. Sa audience naman, napupunta ang pera. Diba, agree? At the end of the day, ang importante, mga legitary gods po natin, ang panalo. Ang mas binigyan po ng importansya ng TVJ. Sabi pa ng isa dito, hindi sila cost-cutting. Feeling ko, hirap lang sila makakuha ng guest. Kasi naipit sila sa GMA at ABS talents. So I think kapag may sarili na pong artist ang TV5, hindi na mahihirapan din ang TVJ kumuha po ng mga guest. Dahil dito nga po sa ABS-CBN Stars ay meron pong conflict. Sapagkat meron nga pong sariling noontime show ang ABS-CBN. So, supposedly, dapat nandun sila pero dahil lang sa GMA, hindi pwede. Yung iba, syempre, may loyalty din po sa Showtime. Si Mentala, sabi naman dito ng isa pong nananawagan sa Itbulaga. Therapy home partner. Good day po. I'm Lujilin Lungay from Sukat, Paranaque. Home partner po last May 3 sa therapy. Miss Ren Escanio. Paano ko po makiklaim ang price ko? Salamat po. So, bali, 10 days na po pala mula ngayon, ano? Mukhang hindi po siya nababalikan ng staff. So, I hope makatulong po tayo kasi yung mga usually pag ganito, siguro kailangan din nga po yung pera. And yun nga, kapag baka sakali dito sa EB. Lahat na din po ata ng accounts nyo, minessage ko pero walang nag-scene. Wala po kasi sa akin kumokontakt since May 3 pa. So, ito po yung kanyang panawagan na nakapag-message na po siya at lahat-lahat daw sa social media accounts ng Itbulaga TVJ. Walang nagsisin kaya umabot na siya sa punto ng mag-post or mag-reply sa mga post po ng Itbulaga. So, for sure, maraming makakakita pa nito sa mga susunod na araw kasi naka-public po ito, mga Adaway Cats. And siguro, baka po staff ng TVJ naging busy ito mga nakaraang araw kaya nagkaroon po ng delay na ganito. Ngayon lang naman po ito eh, di ba mga Adaway Cats? Minsan kasi nasa staff na rin to. So sana ay mabigyan po ng action para maiwasan na po yung mga ganitong reklamo sa mga susunod pa pong araw at pagkakataon. Samantala, dumako naman po tayo Adaway Cats sa nagre-reaction ng atin pong mga commentors hinggil nga po dito sa pag-guest po muli ni Donny Pangilinan with Bel Mariano naman dahil nga sa si Tash ay hindi po isinalang sa therapy. Sabi dito, bakit walang partner si Tash, sisikat siya. Kaya no need love team for Tash. And maigi nga po yun eh. Nag-appear po si Atasha. And kita naman po natin kahit kabago-bago niya lamang po ay kayang-kaya po niyang dalhin ang sarili po niya. Mas okay yung solo artist. Doon mo makikita yung husay ng isang tao na kung saan hindi po dinadala lang ng kanyang kapareha. Minsan kasi kapag may ka-love team tapos nag-boom, parang parang sinwerte ka lang sa showbiz. Pero kapag solo artist ka, for me lang naman ha, yung thought ko dito. Kapag solo artist ka, nakilala ka at nandyan ka sa kinatatayuan mo dahil mahusay ka, hindi lang dahil sa sinwerte ka.
but because mahusay ka. Sabi pa dito, mas okay na solo artist si Miss Atasha. Kaya niya. Mas nakakakilos siya ng maayos. Mula po pala ito sa komento ni Miss Maria Rosal and Miss Geraldine Jeronimo. Shoutout po sa inyo at magandang gabi. Maraming salamat sa pagtutok at maraming salamat sa tiwala po ninyo kay Atasha Mulak. Sabi naman dito ni Sir Joshua Navarro, dapat gumawa ng sariling show ang GMA, hindi yung show ng ABS-CBN dahil may sariling talent ang GMA. Wala ba kayong originality, GMA? So ayun na nga, kapag yung mga show po ng GMA ay puro mga gawa ng ABS-CBN, matuturing pa bang GMA network yan? Sana binenta na lang nila, di ba? Sa ABS yung kanilang network. Kung ganun lang rin ang mangyayari. Anyway, yun lang po ang ating update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.